literal na tumatak sa ilan ng Sinulog Festival sa Cebu matapos silang magpa-tattoo sa isang trade fair. Nagpakita ng galing doon ang isang tattoo artist na 80 taong gulang at galing pa sa Amerika. Makibalita tayo kay Luan May Rondina ng GMA Cebu. Maki ng ginagamit sa pagtatattoo ang sumasalubong sa mga bisita ng expo na ito sa Cebu City. Dito namin nakilala ang Amerikanang si Shanghai Kid, 80 taong gulang. Isa si Shanghai sa pinakamatandang tattoo artist mula sa Texas, USA. Ang bawat marka niya sa katawan, patunay raw ng kanyang tapang at pagsusumikap para magtagumpay sa napiling larangan. At ilang beses na raw siyang pinarangalan dahil sa kanyang sining. Well, tattooing is magical. We get to put people's dreams on their bodies. We get to take their inside wishes and fantasies and put them on the outside. Ayon kay Shanghai, hindi basta-basta ang pagpapatato, kaya dapat pag-iisipang mabuti. Permanente kasi ang markang idudulot ito sa balat ng tao. Kaya naman, pinipili lang ang mga nilalagyan nito. Bawal ito sa mga bata at sa mga may karamdaman. Until the day I die, I'll do anything I can to stay involved in tattooing until the day I die. It is my life. Ang Cebuanang si Joy Busico, hilig din daw ang pagpapatato. Baliwala raw ang sakit ng tusok ng karayom makapaglagay lang ng marka sa balat na naglalarawan daw ng kanyang personalidad. Ang sining ng pagpapatato, bahagi na ng kultura ng mga taga-Visayas. Ginawa ito ng mga sinaunang mandirigma bilang marka ng kanilang tapang at mga naging tagumpay sa pakikipaglaban. May sarili na ngang pagdiriwang ang sining ng pagpapatato sa Tacloban City. Ang Pintados Festival na tulad ng Sinulog ng Cebu, inaalay rin kay Senyor Santo Niño. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas.